Lakas sa papuri para sa Panginoong Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Ayan. At purihin natin ang malakas ang Diyos na buhay. Amen. Praise God. Amen. Hallelujah. No? Salamat doon sa mga nagpatotoo, Brother Esti. No? Praise God. Ayan. At syempre, nakasama natin kanina mula pa sa opening praise and worship ang ating mga kapatid. Galing po sa Quezon City Diocesan Choir. Siyempre, sa Banal na Santo Rosario, ang ating mga kasama. Si Brother Joel Alvarez and Sister Mary Ann Parcari. Amen. At tayo na nalangin ng sama-sama, Regina Celli, Lord's Prayer at Psalm 91. Okay, at muli, nakasama natin kanina para sa Holy Eucharist, ang ating minamahal na ang Mass Presider, Most Reverend Teodoro Bocani Jr., DD, ang Over Spiritual Advisor, El Shaddai, DWXI, PPFI. Okay, no? At tayo po ay patuloy sa ating family appointment, El Shaddai. Praise the Lord. Hallelujah. No? Lahat ng mga pinagpala, habang tumatayo, pumapalakpak ng malakas sa malakas sa malakas. Amen. Hallelujah. Brother Esti, lahat ng nakatayo, answered prayer na naman. Okay, at Sister Mary Rose, meron tayong special na bisita ngayong gabing ito. Ayan, amen. No? Praise God. Ayan, so ating pong i-welcome ang ating mahal na kapatid mula po sa, ayan, no? Kasama po natin siya. Patuloy na nagpupuri sa ating Diyos sa buhay, walang iba kundi galing pa sa JIL, no? Jesus is Lord, no? Kaya tawagin natin ating mahal na kapatid at ika-congratulate din natin ang kanyang anak, no? Yes, so praise God, no? Ayan, tawagin natin minamahal na kapatid, Brother Eddie Villanueva. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Glory to God. Malakas sa papuri kay Yahweh El Shaddai! Glory to God! Hallelujah! Praise the Lord! Glory to God! Hello, hello! Purihin po ang Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang Diyos ba natin ay patay? Taas po natin ang ating kamay sa langit at sabihin po natin isigaw ang tunay na katotohanan. Ang lahat po'y magsabi, ang Diyos natin ay buhay. Jesus is alive! Jesus is Lord! Magandang gabi po sa lahat ng mga kapwa ko taga-langit. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Makakaupo na po ang lahat. Bago po ako magbigay ng isang maikling mensahe, ay nais kong ipaabot ang tospusong pasasalamat sa lahat ng El Shaddai people, sa inyo pong suporta sa aking anak na si Joel Tesdaman Villanueva. At kanina nga po ay magkasama kami ng aking anak at tuwang-tuwa siya nang malaman niyang tinanggap ko ang imbitasyon ni Brother Mike Velarde na maging tagapagsalita, isang tagapagsalita dito po sa inyong banal na gawain. At naisipabot ng aking anak na si Tesdaman Joel Villanueva ang tospusong pasasalamat sa inyong lahat. Ang suporta niyong ginawa sa kanya ay suporta sa agenda ng Diyos para sa ating minamahal na bansa. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Palakpakan natin ang El Shaddai, the God who is more than enough. At of course, special thanks po, pinapaabot ng aming buong pamilya at maging ng JIL movement ang taos pusong pasasalamat sa ating ginagalang minamahal
na spiritual leader ng El Shaddai International Movement. Walang iba kundi si Brother Mike Velarde. Maraming maraming salamat po, Brother Mike. Bago po ako magbigay ng isang maikling mensahe, then with prayers, tungkulin kong magbigay ng blessing through prayers sa inyong lahat, nais ko lang pong hilingin na bumati sa atin ang kasama kong National Vice Chairman ng Philippines for Jesus Coalition. Walang iba kung hindi si Bishop Leo Alconga. Marinig lang natin ang kanyang maikling pagbati. Bishop Leo Alconga. Maraming salamat po, Brother Eddie Villanueva. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalo na kay Brother Mike Velarde. Isa pong papasalamat ang sa amin na makasama ninyo sa paglilingkod at pananambahan sa buhay, tunay at makapangyarihang Diyos. Katatapos lamang ng eleksyon, huwag lamang nating kalimutan ang bansang Pilipinas at ang bawat isa sa atin ay mahal ng buhay na Diyos. Sabihin niyo sa inyong katabi, tunay ngang mahal ka ng Diyos. At tandaan po natin, patuloy tayong magtiwala kay El Shaddai, sapagkat siya lamang ang makapagbigay ng tunay na magandang kinabukasan ng ating minamahal na bansang Pilipinas, at may dakila siyang pangako na kabutihan sa bawat isa sa atin. Tunay nga pong ang ating buhay at ang ating bansa ay hawak ng dakilang Diyos, at manangan tayo sa kanyang mga pangako at taglay natin ang buhay na kaligtasang idinulot sa atin ng Panginoong Hesukristo. Muli po, maraming salamat. Pagpalain po tayo ng dakilang Panginoong Diyos ang ating pinaglilingkurang si El Shaddai. Mabuhay po kayong lahat. Purihin po ang Panginoon. Muli, isang mapagpalang gabi sa lahat. Maging sa mga milyong-milyong sumusubaybay sa programang ito ng El Shaddai. At ngayon po ay nais ko lang pong pasalamatan, unang-una, ang pinaabot na imbitasyon sa akin ni Brother Mike sa magitan ng isa sa mga lay leaders, preachers ng El Shaddai sa California, si Brother Attorney Romancito Ocampo, na siya pong naghatid ng imbitasyon sa akin. At dahil po ito'y Pentecostal celebration, ang inihanda ko po ng una na mensahe ay tungkol sa Pentecostal power ng Holy Spirit. Pero meron pong suggestion, napakagandang suggestion si Brother Mike, na kung po pwedeng ang aking mensahe ay nakatuon sa unity or love and unity in the body of Christ. Love and unity in the body of Christ. At ito po ay pinakamalapit sa puso ko habang kami po ay nag-uusap kanina sandali nila Brother Mike, nila Brother Rex Vargas at Brother Bobby Amores, ay nabanggit ho ni Brother Mike na nasa last days na po tayo ngayon at kailangan talaga ang pagkakaisa ng mga anak ng Diyos. Palapakan po natin ang ating Panginoong Diyos. At bago po ako magbigay ng mensaheng ito, nais kong batiin ang bawat sa inyo sapagkat nananatili kayong matapat na naglilingkod at nagmamahal sa Diyos na buhay.
Ang sabi po ng Revelation 3:5, ang sabi sa pahayag 3, talatang 5, ang maging magpagtagumpay hanggang sa huli, ang sabi ng Diyos, hindi dadamitan ko sila ng puting damit at hindi ko buburahin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langit at aking ipahayag sa kanila, iyahayag ko sila sa aking amang sumasalangit. Ito po ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa Revelation 3:5. He who overcomes until the end, paraphrasing, I will dress them up with white and I will not blot out their names from the book of life, but I will present them to my Father and to His angels. Ang sabi ni Lord Jesus, ang maging matagumpay hanggang sa huli sa kanyang tunay na pananampalataya at paglilingkod sa buhay na Diyos, dadamitan ko sila ng puting damit at hindi ko buburahin ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. At iyaharap ko sila sa aking Ama at sa kanyang mga anghel. Napakagandang pangako ng ating Panginoong Jesus. Kaya magpatuloy po kayo sa inyong katapatan, sa inyong paglilingkod sa Diyos at sa pamamagitan ng ministeryong El Shaddai na ipinagkatiwala kay Brother Mike Bilarde. Patuloy po kayong maging matapat hanggang sa pangalawang pagbabalik ni Jesus at tayo makadat na niyang matapat na nagmamahal at naglilingkod sa Kanya ng buong katapatan. Ngayon po, ang message ko po, ako po'y minabuti kong sumunod sa magandang suggestion ni Brother Mike na kung po pwedeng mensahe tungkol sa pagkakaisa, pag-ibig o pagmamahal at pagkakaisa. Love and unity in the body of Christ. Makikita po natin sa Biblia, dito po sa John chapter 13, everybody say, love and unity in the body of Christ. Isa pa ho, isigaw natin, marinig ng mga anghel. Love and unity in the body of Christ. Sa Tagalog po, pagmamahal at pagkakaisa. Pagmamahal at pagkakaisa sa mga anak ng Diyos or sa body of Christ. Meron po akong babasahin ilang talata sa Biblia na makukuha ninyo ang sagot sa tatlong tanong. Ano po itong tatlong tanong na ito? What is love and unity? Pangalawang tanong, why love and unity are so important? Pangatlong tanong, papaano tayo? How can we experience and practice love and unity in the body of Christ? Sa madali pong salita, tatlong tanong lang po ang aking gustong ibahagi sa inyo. At yung kasagutan, bahala kayong sumagot sa harap ng Diyos at maging sa harap ni Brother Mike. At pag nasagot niyo yun, matapos natin pag-aralan ng ilang talata sa Biblia, palagay ko may premyo sa inyo si Brother Mike pag nasagot niyo itong ating tatlong tanong. What is love and unity? Ano bang ibig sabihin ng pagmamahal at pag-ibig? Pangalawang tanong, why love and unity are so important? Bakit napakahalaga ang pagmamahal at pagkakaisa? Pangatlong tanong, how can we experience or practice love and unity? Paano natin maikabubuhay o maisakabubuhay ang pag-ibig o pagmamahal at pagkakaisa? Katulad ng sabi ko po kanina, babasahin ko lang po ilang talata. Una po dito sa John chapter 13, verse 34,
and verse 35. Pakinggan po niyong mabuti. I'm reading from the New International Version Bible. Si Jesucristo pong nagsasalita rito. A new command I give you. Love one another as I have loved you, so you must love one another. Verse 35. By this all men will know that you are my disciples if you love one another. Sabi po ng Panginoong Jesus, ito ang bagong utos ng Diyos na binibigay ko sa inyo, magmahalang kayo sa isa't isa. Kung papaanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Nang sa ganoon, ang lahat ng tao, ang buong sanlibutan, ang buong mundo, ay malalaman at maniniwala na kayo nga ang mga tunay kong disipulo. If you love one another, kung kayo magmamahalan sa isa't isa. Yan po ang nakalagay dito sa John 13, San Juan 13, talatang 34 at 35. Makikita naman ninyo sa John 17, doon sa John 17, verse 20 up to verse 21, ano po ang sabi rito? Sabi ni Jesus, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me." Sa Tagalog po, ang sabi rito ng Panginoong Jesus, ang panalangin ko sa kanila, Ama, ay ang mga lalaki't babae, ang mga taong itong dinala mo sa akin, ay magkaisa sila. Kung papanong ikaw, Ama, at ako ay iisa, sila man ay magkaisa. Nang sa ganon, ang sanlibutan ay maniwala at manampalataya na ako nga ay iyong isinugo dito sa lupa. Mga minamahal kong mananampalataya sa ating Panginoon, minamahal kong kababayan, ito po ay napakahalagang mensahe mula sa banal na kasulatan. Magmahalan ang mga anak ng Diyos sapagkat ito po ang ebidensya na kayo at ako ay tunay na disipulo ng Panginoon. At ang dasal ng Panginoong Jesucristo sa Ama, magkaisa ang mga lalaki't babaeng dinala mo sa akin, Ama, kung papanong ikaw at ako ay iisa, magkaroon sila ng pagkakaisa. Nang sa ganon, ang buong mundo na hindi naniniwala sa akin ay maniwala at manampalataya na ako nga ang sinugo dito sa lupa ng Amang Diyos. Napakahalagang ka-revelation o napakahalagang katotohanan. Tanong, anong ibig sabihin ng pagmamahal o pag-ibig? Anong ibig sabihin ng pagkakaisa? Makikita po natin sa banal na kasulatan ang Diyos mismong nagbigay ng napakagandang paliwanag tungkol sa pagmamahal. Basahin po natin ang 1 Corinthians chapter 13, itong tinatawag na love chapter. Babasahin ko po sa inyo ang talatang 1 hanggang 8. Pakinggan po niyong mabuti at sa mga televiewers ng malaganap na programang ito, sabi ng Diyos sa magitan ni Apostle Paul, sabi po rito, "If I speak in tongues of men and of angels, but have not love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. If I have the gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, and if I have a faith that can move mountains, but have not love, I am nothing. If I give all I possess to the poor and surrender my body to the flames, but have not love, I gain nothing." Sinabi po rito, magaling man tayo sa propesiya, magaling man ang ating pananampalataya,
Kung wala naman tayong tunay na pagmamahal, tayo po'y basura sa harap ng Diyos para praising. Verse 4 up to verse 8, pakinggan po niyong mabuti. Love is patient. Ang pag-ibig o pagmamahal ay pasyente. Love is kind. It does not envy, hindi maingitin. It does not boast, it is not proud, hindi mapagyabang. It is not rude, hindi bastos. It is not self-seeking, hindi pinopromote ang sarili. It is not easily angered, hindi magagalitin. It keeps no record of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. Verse 8, love never fails. Dito po ipinakita rito kung anong ibig sabihin ng pagmamahal o pag-ibig. Hindi maingitin, hindi mayabang, hindi maramot, at hindi hubastos. Ito ang sabi, not rude, not self-seeking. Ito po ang definition ng Diyos ng love. At ito po ang sabi ng Panginoon, ito ang bagong utos ko sa inyo. Magmahalang kayo sa isa't isa kung papaanong minahal namin kayo. At makikita natin yung pangalawang sinabi ng Diyos sa magitan ng panalangin ni Jesus sa John 17 verse 21. Ama, ang mga taong, mga lalaki at babaeng dinala mo sa akin, nanampalataya sa akin bilang tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng kanilang buhay, sapagkat si Jesus ang exact representation of the living God. In the beginning, He was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa simula siya ang salita, ang salita ay Diyos. Ang salita ay suma sa Diyos, ang salita ay Diyos. John chapter 1, verse 1. Sabi ng verse 3, ang lahat ay nalalang sa kapangyarihan niya. At kung hindi dahil sa kanya, walang malalalang. Everything was created by Him, for Him, and through Him. And without Him, nothing can be created into existence. Sino itong salita na Diyos? Sabi ng talatang 14 ng John chapter 1, ang salita na Diyos ay nagkatawang tao. Si Jesus ay nagkatawang tao. Sapagkat ang Diyos ay Espiritu, hindi siya pwedeng makita ng tao, hindi siya pwedeng mahawakan ng tao, sapagkat ang Diyos ay Espiritu, nagkatawang tao ang bugtong na anak ng Diyos. At sinabi ni Jesus, ang nakakita sa akin ay nakakita sa aking Ama, sapagkat ako at ang Ama ay isa. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Palakpakan natin si El Shaddai, the God who is more than enough. Ngayon po, papaano po natin maisasaganap na tayo ay magmahalan at magkaisa? Tandaan po natin, ang mga rebelde po, ang mga suwail na anak ng Diyos ay hindi po pwedeng makapasok sa langit. Kaya kailang makilala po natin ang tunay na ginawang pagmamahal ng Diyos sa inyo at sa akin. Ito po ang huling mga talata sa Biblia na aking babasahin bago po ako magwakas sa isang pananalangin para sa inyo. Philippians chapter 2, beginning verse 5, NIV version. Sa mga sumusubaybay sa malaganap na programang ito ng El Shaddai sa pangungunan ni Brother Mike Bilarde, ay pakinggan po ninyo ang mga huling talata na aking babasahin. Bago ko basahin ang isang grupo ng mga talata, nais ko pong ipabatid sa lahat na nadama ko po sa puso ni Brother Mike Bilarde nung huling mag-usap kami. 4 oras po kaming nag-usap sa kanyang opisina. At binigyan niya ako ng katiyakan ng El Shaddai people ay iboboto at susuportahan ang aking anak na si Joel Testaman Villanueva.
Ang sabi ko nga po sa kanya, ang suporta kay Joel Testeman Villanueva ay suporta sa Diyos at sa bayan. Suporta sa magandang agenda ng Panginoon sa minamahal nating bansa. Ngayon po, ang huling tanong, matapos nating maintindihan kung ano ang pag-ibig, ano naman ang ibig sabihin ng pagkakaisa, bago ko basahin yung huling talata o grupo ng talata, ang ibig sabihin po ng pagkakaisa, dito po sa 1 Corinthians chapter 1, verse 10, I appeal to you, brothers, in the name of our Lord Jesus Christ, that all of you agree with one another so that there may be no divisions among you, that you may be perfectly united in mind and thought. May ibig sabihin po ng pagkakaisa, yung walang division, walang pagkakampi-kampi, walang inggitan para praising, at perfectly united, nagkakaisa sa isip at sa diwa. Nagkakaisa sa isip at sa diwa. Sa ibang simplified version, one mind, one heart, one judgment, one vision. Ito po ang pinakalundo ng pagkakaisa. Ngayon po, bago ko magwakas, nais ko hong basahin sa inyo ang kadakilaan ng ating Panginoon. Maunawaan po natin ang lalim, ang lapad ng pagmamahal ng Diyos sa inyo at sa akin. Sa mga hindi nakakakilala sa akin, si Brother Eddie Villanueva, nung dati kilalang ka Eddie. Bagamat ako'y nag-aral sa mga madre sa St. Mary's Academy ng Megawayan, Bulacan, nung makarating po ako sa kuleyo, ako'y naging atheist, nawalan ako ng Diyos. Nang makita ko ang milyong-milyong Pilipino'y naghihirap o konti lang ang nagpapasasa sa kayamanan ng mga bansa, ay naisip ko po na tama ang Marxism, Leninism, Thoth of Mao Tse-tung, Dialectical Materialism Theory na walang Diyos. Inimbento lang ng isip ng tao ang Diyos. Kaya po sa loob ng 7 taon, ako pinagturo sa kuleyo bago ako mag-graduate ni Dr. Nemesio Prudente sa biggest People's University in population, the Polytechnic University of the Philippines. Tinuro ko po sa mga college students ko, huwag kayong maniwala sa Diyos. Ang paniniwala sa Diyos ay imbento lang ng mga tao. Walang Diyos. Kung meron Diyos, bakit mas maraming naghihirap o konti lang ang nagpapasasa sa kayamanan ng bansa? Ang kailangan natin, magkaisa sa National Democratic Revolution. Itaguyod ang pambansang demokratikong revolusyon para maitatag ang isang makatao at makabayan at makatarungang lipunan. Yung po ang aking ideology nung unang panahon. Hindi na ako naniniwala sa Diyos. Mamumundok na po ako. At gusto ko nang maging NPA dahil wala na akong pag-asa. Gumawa ng himala ang Diyos at pinatunayan niyang siya'y totoo. Pinakulong ko ho ang 2 milyonaryo, isang judge, isang piskal, at 4 na abogado sa Bulacan. Yung land grabbing syndicate na umapi sa maraming may hirap. Naghimala ang Diyos, napakulong ko po sila. Wala akong backer. Ako po'y nakulong ng 2 beses during Marcos Martial Law. Nag-aaral po ako ng abogasya sa UP College of Law at nagtuturo ng Political Economics sa Polytechnic University of the Philippines. Nung una, tinuturo ko walang Diyos ang kailangan natin ng revolusyon. I was very sincere, but sincerely wrong because there is God. Meron palang tunay na Diyos at nakilala ko po siya sa himalang paraan. And the rest is history. Ako po'y naging pastor at evangelist, bagamat hindi ko plano to. Ang gusto ko po'y maging abogado. Ang pangarap ko'y ipakulong ko lahat ng masasamang tao sa Pilipinas na siyang dahilan kung bakit marami ang naghihirap. Pero purihin ang Panginoon, bago naging huli ang lahat, ako'y naaresto ni Jesus. At ako po'y nakatulad ninyo na mananampalataya ng tunay at buhay na Diyos. Palapakan po natin ang Panginoon. Naramdaman ko po't nakilala ang Diyos sa malalim na paraan, sa Bibliang paraan, sa personal na paraan. Binasa ko po ang Biblia araw at gabi. Ang aking pong guro ay ang Holy Spirit. At nadama ko ang pagmamahal ng Diyos ay sobra-sobra. Kayo at ako na ipinanganak sa kasalanan,
nagmana ng original sin na hindi dapat mahalin. Pero minahal tayo ng Panginoon. At hindi lang tayo minahal sa salita, minahal tayo ng Diyos sa gawa. Tingnan po ninyo ang sabi ng Biblia. Tingnan niyo ang sabi ng Biblia. Ito ho ang bumaback up sa love word, love Bible ng Biblia, yung mababasa natin sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak, upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, protestante ka man, katoliko ka man, Buddhist ka man, Hindu ka man, Muslim ka man, komunista ka man, o atheist na katulad ko dati, sino man ang sumampalataya sa kanya'y huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dito po sa Philippians chapter 2, let me read to you itong huling grupo ng talatang babasahin ko bago po tayo magwakas. Philippians chapter 2, beginning verse 5. Your attitude should be the same as that of Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself. He became obedient to death, even death on a cross. Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Ang Diyos po magpahala ng kanyang pagkakabasa ng kanyang buhay na salita. Dito po sa huling grupo ng talatang aking binasa, makikita natin ang maliwanag pa sa sikat ng araw. Ang lawak ng pagmamahal ng Diyos na may gawa ng langit at lupa. Si Jesucristo, hindi niya inalintana ang pagkakapantay niya sa kanyang Diyos Ama, bagkos hinubad niya ang kanyang mga katangian bilang Diyos. Hindi niya hinubad ang kanyang pagka-Diyos, hinubad niya ang kanyang mga katangian bilang Diyos. Siya'y nagkatawang tao, nasumpungan sa anyong alipin. Nasumpungan sa anyong alipin. At naging matapat hanggang mamatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang lahi ng tao sa kapangyarihan at kaparusahan ng kasalanan. Tubusin ang lahi ng tao sa pagkakaimbargo ni Satanas dahil sa kasalanan ni Adan at ni Eva. Dahil si Jesucristo po'y naging matapat hanggang mamatay sa krus ng Kalbaryo, itinigis niya ang kanyang banal na dugo na walang original sin, exempted sa original sin. At siya itinaas, binuhay naman siya ng Amang Diyos mula sa mga patay. Itinaas siya ng napakataas. Binigyan siya ng napakamakapangyariang pangalan na mataas sa lahat ng pangalan sa langit sa lupa at lahat ng tuhod sa langit, lahat ng tuhod sa lupa at sa ilalim ng lupa'y luluhod. At ang dila nila'y magsasabing, Jesus Christ is Lord for the glory of God the Father. Si Jesucristo ay Panginoon at Diyos sa ikadadakila ng Amang sumasalangit. Listen carefully please, my beloved El Shaddai people, and also the millions of televiewers of this television program. Gaano po pinatunay ng Diyos na kayo at ako ay minahal niya? Ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo nasa kalangitan noong unang panahon, nung malinlang ni Satanas, ni Lucifer, si Adan at si Eva sa Garden of Eden, nagtaksil si Adan at si Eva sa Diyos, nakapasok ang kasalanan,
ang impyerno na ginawa ng Diyos hindi para sa mga tao, kundi para sa mga fallen angels sa pangungunan ni Lucifer, the number one worship leader sa langit na nagrebelde sa Diyos at siyang naging Satan dito sa lupa, who came to steal, to kill, and to destroy. But Jesus said, I came to give life and have it more abundantly. Si Satanas at ang kanyang mga kampon ay nasa lupa, nasa mundong ito para magnakaw, pumatay, at magwasak ng buhay. Ako naman, ang sabi ni Jesus, ay nagpunta sa lupa para magbigay ng buhay at ng kasaganaan ng buhay. San Juan 10, talatang 10. Tandaan natin, nagkatawang tao ang ating Panginoon. Iniwan niya ang karangyaan ng kalangitan. Milyong-milyong anghel ay sumasamba sa kanya. Iniwan niya ang karangyaan ng kalangitan. Nagkatawang tao. Pwedeng ipanganak sa Buckingham Palace ng Inglaterra, pwedeng ipanganak sa White House ng Amerika, pwedeng ipanganak sa Malacañang Palace ng Pilipinas, pero minabuti ng Diyos na ang kanyang bugtong na anak at pumayag naman si Jesus na ipanganak siya sa pasabsaba ng mga hayop sa Bethlehem. Ipinanganak sa kural ng mga hayop, ang hari ng mga hari, ang Panginoon ng mga Panginoon. Ipinakita niya ang virtue of humility. At sa edad na 33 taon, siya'y binayubay, ipinako sa krus ng Kalbaryo. Siya'y hinagupit ng 37 hagupit ng latikong merong buto ng mga hayop na kapag tumatama sa kanyang katawan ay tumatalsik ang dugo at laman. Siya'y kinoronahan ng koronang tinik at naghalo ang dugo at pawis. Nung siya'y pinapako sa krus ng Kalbaryo, natingin si Jesus sa langit. Naghihintay ng marching order ang mga anghel sa langit para praising. Sabi ng mga anghel, Panginoon, bakit mo pinababayang lapastanganin ka ng mga taong iyan na ikaw lamang ang lumalang sa kanila? Senyasan mula ka man kami, Panginoon, ay bababa kami dyan sa bundok ng Golgotha. Alisin ka namin sa pagkakapako mo sa krus ng Kalbaryo. At parurusahan namin ang mga taong lumalapastangan sa iyo. Pinababa ba ni Jesus Christ ang mga anghel? Hindi. Hindi niya pinababa. Pinabayaan niyang mamatay siya nang higit pa sa isang hayop. Matupad lang ang kanyang misyon na matubos ang lahi ng tao sa pagkakaimbargo ni Satanas. Mapalaya ang lahi ng tao sa kaparusahan at kapangyarihan ng kasalanan, magtataboy sa kanila sa dagat-dagat ang apoy ng impyerno. Sapagat gayon na lamang ang pagsinta o pag-ibig ng Diyos sa sanlibutang makasalanan, nagawa niyang ibigay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalatay huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Listen carefully please, beloved. Napakaraming relihiyon ang naglipana sa buong mundo. Napakaraming relihiyon ang ginagamit ni Satanas upang akitin ang lahi ng tao para hindi mapunta sa langit at mapunta sa impyerno. Ito ang paghihiganti ni Lucifer, ang worship leader na nagrebelde sa Diyos, at siya ngayong si Satan dito sa lupa, kasamang one-third fallen angels. Subalit, napakabuti ng Panginoon. Sabi ng Romans chapter 5, verse 8, God commended or demonstrated His love for you and me, that when we were yet sinners, Christ Jesus died for us. Pinakita, pinadama ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa inyo at sa akin, na nung tayo mga makasalanan pa, kaaway ng Diyos, ay namatay si Jesucristo para sa inyo at sa akin. Namatay siya upang ikaw at ako'y magkaroon ng buhay. Kaya sinabi ng Biblia sa 1 John chapter 5, verse 11, this is the testimony. God gave you eternal life. And this life is in His Son, Jesus. He who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. This is being written so that you will know that you have eternal life in the begotten Son of the living God, that you might believe on His name. Sa Tagalog, ito ang isang patunay o patotoo na kayo at ako'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang buhay na walang hanggan ay nasa bugtong na anak ng Diyos.
Wala sa relihiyon ang bugtong na ang buhay na walang hanggan. Ang bugtong na walang hanggan ay nasa bugtong na anak ng Diyos na si Jesus. Ang kinaroroonan ng bugtong na anak ng Diyos ay kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. Ang hindi kinaroroonan ng bugtong na anak ng Diyos ay hindi kinaroroonan ng buhay na walang hanggan. 1 John, San Juan, Kapitulo 5, talatang 11 hanggang talatang 13. Mga minamahal kong kapwa ko tagalangit, napakapalad ninyo. Ginamit ng Diyos ang El Shaddai Ministry upang mabuksan ang iyong isip at puso at makilala natin ang Diyos sa tamang paraan, sa personal na paraan, sa Bibliang paraan. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Ako po ay magwawakas sa isang illustration, isang istorya na tunay na nangyari nung unang panahon bago po ako magwakas sa isang pananalangin. Nung unang panahon po, na nagkaroon ng revolusyon o civil war sa North Korea, ang Korea po ay divided into two. Isa pong nasa North, isang South. South Korea, democratic country. North Korea, communist country. At sa pagitan po ng dalawang bansa, nahati ang dalawang bansa, ay meron pong tinatawag na 30th parallel na pinaghihiwalay lang ng barbed wire nung unang panahon, barbed wire. Nung nagtatagumpay na po ang mga revolusyonaryong komunista sa North Korea, ay isang grupo ng mga tao ang tumatakbo patungo doon sa South Korea na isang demokratikong bansa. Lahat ho sila'y nahuli. Iba'y binayuneta, pinatay, at yung iba'y dinala sa concentration camp. Isa lang ang naligtas. Isang babaeng ina nakasuot dun sa alambre ng 30th parallel, nakasuot ho sa alambre at hawak-hawak, kilik-kilik ang kanyang minamahal na sanggol. Naligtas po ang ina kasama ang kanyang mahal na anak na isang sanggol. Nakarating siya sa lupa ng South Korea, nakalampas siya sa 30th parallel, yung boundary ng North Korea at South Korea. At noong nakarating na po siya roon, nakahinga siya ng maluwag. Naglakad siya patungong siyudad. Malayo pa inabutan siya ng gabi. At ginawa nung ina naghanap ng masisilungan, nakakita siya ng isang tulay, at doon sa ilalim ng tulay, doon siya nagdesisyong silang mag-ina ay doon muna hihimlay, matutulog sa magdamag. Noong panahon yon ay winter time sa Korea. Ultimong karsada ay balot ng yelo. Ang mga punong kahoy ay balot ng snow, ng yelo. At napakalamig. Noong hating gabi na, maghahating gabi na, yung kanyang minamahal na sanggol ay nagsimulang umiyak. Hindi malaman ng ina ang kanyang gagawin. Matindi ang lamig na nanunuot sa laman at buto ng sanggol. Halos mamatay kaiyak ang sanggol. Sa awa at pagmamahal ng kanyang ina, hinubad na ng kanyang ina ang kanyang mga balabal o pangginaw. At binalot ang kanyang minamahal na sanggol at niyakap. Tumahan ang kanyang mahal na sanggol kaiya. Nung magmamadaling araw na hindi nila namamalayan, hindi niya namamalayan, ang yelo sa karsada ay gumapang na sa ilalim ng tulay, ang snow. Umihip na naman ang isang malakas na hangin, taglay ang lamig sa South Korea. Nagsimula na namang umiyak ang sanggol. Hindi malaman ang ina ang kanyang gagawin na parang malalagutan ng hininga ang kanyang anak. Ang ginawa ng dakilang ina, hinubad na niya ang lahat ng kanyang damit. Binalot ang kanyang minamahal na sanggol at dinaganan ng kanyang mainit na katawan. Kinabukasan, merong dalawang mag-asawang misyonero naka-jeep. Dumadaan yung jeep sa ibabaw ng tulay. Narinig ng mag-asawang misyonero
ang iyak ng sanggol. Huminto sila doon sa ibabo ng tulay. Hinanap yung umiiyak at bumaba sila hanggang pumunta sa ilalim ng tulay. At nakita nila doon sa ilalim ng tulay ang sanggol, iyak ng iyak, balut ng damit at pangginaw ng kanyang ina. Katabi ang kanyang ina na hubad at wala ng buhay. Namatay sa ginaw ang kanyang ina. Ang ginawa ng dalawang misyonerong mag-asaway, inilibing ang ina, inampon ang bata ang sanggol, dinala sa kanilang mission house. Pinalaki ang sanggol. Noong ang bata ay 9 na taon ng edad, 9 years old, pinagtapat ng mag-asawang hindi silang tunay na magulang. At pinagtapat dun sa bata, anak, napulot ka lang namin sa ilalim ng tulay. Katabi ang dakila mong ina na hinubad na ang lahat sa kanyang katawan, ibinalot sa iyo, mabuhay ka lamang. Sabi ng bata, pwede po bang samahan niyo ako sa ilalim ng tulay? Gusto ko lang makita kung saan ninyo natagpuan ako at ang bangkay ng aking ina. Sinakay sa jeep ang bata at pumunta ron sa lugar na yon. Noong panahong yon, coincidentally, ay winter time. Ang yelo, ang snow ay nandun sa karsada at hanggang sa ilalim ng tulay ay merong snow. At sinabi ng mag-asawa, dito sa ilalim ng tulay na yan, diyan ka namin natagpuan. Hindi pa humihinto ang jeep, lumundag na yung bata. Tumatakbo. Pinupunit ang kanyang dami hanggang marating yung ilalim ng tulay at halos subad na siya dahil pinunit niya ang kanyang damit. Umiiyak, sumusuntok sa snow, sa yelo. Inay, ganito ba kalamig nang binigay mo ang iyong buhay para lamang ako'y mabuhay? Sana hindi mo na ginawa yon para ikaw ay buhay. Sana pinabayaan mo lamang na lamang ako na mamatay. At suntok ng suntok yung bata. Hubad na siya dahil napunit na ang kanyang damit. Nagpagulong-gulong sa ibabaw ng snow, ng yelo. Mga minamahal na sumusubaybay at nakikinig sa mensaheng ito, true story po ito na nangyari sa Korea. At gusto ko ipaalala sa lahat, ang ating Panginoong Hesukristo, ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, hindi lamang balabal at damit ang kanyang hinubad. Hinubad niya ang kanyang mga katangian bilang Diyos, anak. Siya'y nagkatawang tao at nasumpungan sa anyong alipin. Sapagat gayon na lamang ang pagmamahal niya sa inyo at sa aking makasalanan, ibinigay niya ang kanyang buong buhay upang kayo at ako'y magkaroon ng katubusan at buhay na walang hanggan. Gayon na lamang, gaano ka minahal ng Diyos? Ikaw at ako, gaano minahal ng Diyos? Sabi ng John 3:16 sa English, gayon na lamang ang for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whosoever believeth on Him should not perish, but have everlasting life. Gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutang makasalanan, ibinigay niya ang kanyang kaysa-isang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalatay, huwag nang mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kailangan makilala natin si Jesus na nagkatawang tao. Maraming tao sa buong mundo akala si Jesus ay isa lamang superstar, na si Jesus ay isa lamang propeta. Si Jesus ay tunay na Diyos na nagkatawang tao. Dumanas ng lahat ng hirap, walang kasalanan, ginawang kasalanan, upang tayong makasalanan ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan at buhay na walang hanggan. Walang sakit, naging sakit, upang sa kanyang mga latay, kayo at ako'y tumanggap ng kagalingan. He was wounded for our transgressions, bruised for our iniquities, and He bore our sorrows by His stripes. Sa kanyang mga latay, we were healed. Kayo at ako'y tumanggap ng kagalingan. Siya na mayaman sa lahat ay naging dukha upang sa kanyang kahirapan, kayo at ako'y mapalaya sa sumpa ng kahirapan ng buhay at magkaroon ng kasaganaan at kayamanan. 2 Corinthians chapter 8, verse 9. Mga minamahal,
Si Jesus ang naging substitute natin sa cross of Calvary dahil sa pag-ibig. Ang panawagan ng Biblia, magmahalan kayo sa isa't isa. Panawagan namin ni Brother Mike, magmahalan tayo sa isa't isa. Magkaroon tayo ng pagkakaisa bago dumating ang pangalawang pagbabalik ni Jesus, masunod natin ang utos ng Panginoon. Ang sabi ng Diyos sa John chapter 14, verse 15 and verse 23, "If you love me, you should obey me." Kung ako'y mahal nga ninyo, sabi ni Jesus, ay susundin ninyo ang aking mga inutos at ang aking mga tinuro. Obedience is better than sacrifice. Amen? Ako po'y magwawakas sa isang panalangin. Pwede po bang tumayo tayong lahat sandali? Tumayo lang po lahat tayo sandali. Napakarami pala ninyo. Napakaraming mga dinalang Panginoon sa lugar na ito. Kaya makikita natin, totoo ang Diyos ay El Shaddai. The God who is more than enough. Hallelujah. Praise God, praise God. Ako po'y magwawakas lang sa isang panalangin. Bago ako manalangin, ang panalangin po'y hindi lamang paghingi ng anumang bagay sa Diyos. Ang panalangin ay pagkakaroon ng special appointment with God. Kapag tayo may appointment sa presidente ng Pilipinas or vice president or senator or governor, mayor, congressman, etc., pag tayo may appointment sa matataas na tao, pinaghahanda nating mabuti, pero tandaan ninyo, kapag tayo nagdarasal at nananalangin sa tamang paraan, sa Bibliang paraan, ng may tunay na malinis na puso at may tunay na pananampalataya, nagkakaroon tayo ng special appointment sa presidente ng mga presidente, sa hari ng mga hari, the King of Kings and the Lord of Lords. Narito po ang ating Panginoong Jesus. It is a privilege to me to be invited by our beloved friend, Brother Mike Bilarde. And I, ang tanging bayad ko po ay maipagdasal ko kayo at maipanalangin din natin ang ministeryong ipinagkatiwala sa inyo sa pangungunan ni Brother Mike Bilarde. Bago po tayo manalangin, merong dalawang susi. Alam niyo ba ang dalawang susi sa pagsagot ng Diyos sa panalangin? Kahit manalangin ka ng 1,000 beses o 1,000,000 beses, ay walang mangyayari kung yung dalawang susi ay nakaligtaan natin. Ang unang susi, ang sabi ng Biblia sa John chapter 16, verse 23 and verse 24. Jesus said, "On that day when Jesus is already ascended unto the right hand of the Father, you shall ask me nothing. Verily, verily, I say to you, whatsoever you ask the Father in my name, He will give it to you. Until now, you do not ask in my name. Ask and you shall receive, that your joy may be full." Ang sabi ni Jesus, sa araw na yon na ako'y mabuhay na maguli at bumalik sa langit, wala na kayong itatanong sa akin, anuman ang hingin ninyo sa aking Ama sa pangalan ko ay ibibigay niya sa inyo. Hanggang ngayon ay wala kayong hinihingi sa pangalan ko. In effect, kung kangi-kanginong pangalan ang ginagamit ninyo sa paghingi sa aking Ama, ang sabi ni Jesus, humingi kayo sa pangalan ko. Ito lang ang pangalan ginagalang ng Diyos Ama sa langit. Ano man ang hingin ninyo sa aking Amang sumasalangit sa pangalan ko, ibibigay sa inyo. Hanggang ngayon ay wala kayong hinihingi sa pangalan ko. Humingi kayo at ibibigay sa inyo ng malubos ang inyong kagalakan. That your joy will be complete. Pangalan ni Jesus. The name of Jesus is the only franchise holder for answered prayers. Kaya sinabi ni Apostol Pablo, "There is only one God and there is only one mediator between God and man, the man Christ Jesus." Ang Diyos na nagkatawang taong si Jesus, ang nag-iisang mediator between God and man. Sino may sabi? Si Apostol Pablo. 1 Timothy chapter 2 verse 5. Kaya sinabi ni Apostol Pedro, anong sabi ni Apostol Pedro?
the first pope recognized by the entire Catholicism in the world. Anong sabi ni Apostle Pedro sa Acts chapter 4 verse 12? Walang ibang pangalan ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaligtas ng tao maliban sa pangalan ni Yeso Cristo. Anong sabi mismo ni Yeso Cristo sa John 14 verse 6? I am the way, the truth, and the life, and no one can come to the Father except by me. Ako lamang ang daan, ang katotohanan, ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kung hindi sa pamamagitan ko. I'm sorry to say, Jesus did not say, I'm one of the many ways. Neither did He say He's a way, implying He's only one of the many ways. But Jesus said, I am not a, meaning He's one of the many ways. But Jesus emphatically said, I am the only way. Walang makaparoon sa Ama kung hindi sa magitan niya. Hindi marami ang daan. Hindi walang lumang daan, walang kung ano-anong bagong daan. Isa lang ang tunay na daan. Si Jesus Christ. Yan, nakikita ko dati sa inyong television, natutuwa ko, El Shaddai, where Jesus is Lord. Ang sabi ni Brother Mike. Kaya po, gamitin natin ang pangalan ni Jesus. At pag ginamit natin, siguradong malinis ang puso natin. Kung may kasalanan pa sa puso natin, baliwala ang paggamit ng pangalan ni Jesus, impostor tayo sa harap ng Diyos. Pangalawang susi, naalala ko ang sabi ng Diyos sa Isaiah 59 verse 1 and verse 2, my hands are not short that I could not reach you. Napakarami ninyo. My hands are not short that I could not reach you. And my ears are not heavy nor close that I cannot hear you. But your iniquities, your sins are the reasons why my face is hidden from you and I cannot answer your prayers. Isaiah chapter 59, verse 1 and verse 2. Ang sabi ng Diyos, ang aking kamay ay hindi maikli upang hindi ko kayo maabot. Ang aking tenga hindi sarado upang hindi ko marinigan yung mga dasal at pananalangin. Subalit ang inyong mga kasalanan, kasalanang namana kay Adan at kay Eva, kasalanang namana sa mga ninuno at magulang, mga kasalanang nagawa sa isip, salita at gawa, mula sa pagkabata hanggang kasalukuyan, ang kasalanan ay dahilan, ay hadlang sa pagsagot ng Diyos sa dasal at panalangin ng kanyang mga anak. Lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. Romans 3:23. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa magitan ni Kristo Jesus. Romans chapter 6 verse 23. Mga minamahal, baka may kasalanan pa tayo, ikumpisal natin sa Panginoon. 1 John 1:9, if you confess your sins to Jesus, if you confess your sins to Jesus, He is faithful and just to forgive you and cleanse you from all your unrighteousness. 1 John chapter 1 verse 9. Unang Juan kapitulo 1 talatang 9. Kung ikukumpisa lang inyong mga kasalanan kay Jesus, inherited and committed sins, kukumpisa ninyo mga namanat na gawang kasalanan kay Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo at nabuhay na maguli, nagdudo, nagtigis ng kanyang banal na dugo na exempted sa original sin because of His virgin birth. Napakahalaga ang virgin birth ni Jesus. Napakahalaga ang role ni Blessed Mary sapagkat si Jesus ay ipanganak ng wala siyang original sin. Tayong lahat ay pinanganak, nagsama ang ating ama at ina after 9 months. Na manufacture tayo sa sinapupunan ng ating ina, lumabas tayo bilang sanggol, taglay natin ang minanang original sin kay Adan at kay Eva. Si Jesus hindi. Hindi pa nagsasama si Jose at si Maria bilang mag-asawa, ay nabuntis na si Maria, nagdalang tao na. Akala ni Jose, nasalisihan siya ng ibang lalaki. Ang sabi sa Matthew chapter 1, hihiwalay niya si Maria, akala niya nasalisihan siya ng ibang lalaki. Dahil hindi pa sila nagsasama bilang mag-asawa. Ang sabi ng angel sa kanya, ni Angel Gabriel sa panaginip, huwag mong hiwalayan si Maria. Hindi ka nasalisihan ng ibang lalaki. Ang sanggol na sa kanyang sinapupunan ay bugtong na anak ng Diyos na magkakatawang tao, inilagay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu sa sinapupunan ni Maria. Kaya si Jesus lang ang dugo, ang may dugo na exempted sa original sin.
Kaya siya lang ang mediator between God and man. Ano man ang reliyon natin, ginagalang ko ang lahat ng reliyon, kaya kaibigan ko ang lahat ng leaders ng reliyon. Pero ang reliyon po, masakit man ang katotohanan, walang kapangyarihang magligtas. Ano mang reliyon ang ating sapian, hindi po patungo lahat tayo sa impyerno. Sumapi man kayo sa JIL Church, sa impyerno pa rin ang punta ninyo. Kung walang relasyon sa Diyos, ang tamang ang kaligtasan ay hindi reliyon, kung hindi relasyon, relasyon sa Diyos na makakamit natin kay Jesucristo. Na siyang nagsabing siya lang ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa magitan niya. Kaya ngayon pong oras na ito, gusto niyo bang marinig ng Diyos at sagutin ng Diyos ang inyong mga dasal at pananalangin? Palakpakan na muna natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. The El Shaddai, the Almighty God. Hallelujah! Praise God, purihin ang Diyos. Amen, Lord! Hinihiling ko ang lahat ay yumuko lang sandali, yumuko, pumikit. Sinabi ng Panginoong Jesus, kung may dalawa o tatlong nagkakatipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Narito ang bugtong anak ng Diyos na nagkatawang tao. Siya'y nasa ating kalagitnaan ngayon sa pamamagitan ng kanyang Holy Spirit, ng kanyang banal na Espiritu. Ang Jesus na nagsabi sa Matthew 28 verse 18, all power in heaven and in earth is given to me. Ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa aking mga kamay, ang sabi ni Jesus. Siya'y nakatayo lang sa tabi mo, kapatid, kaibigan. Sabi ni Jesus sa Matthew 11:28, sino man sa inyong nabibigat ang lubha, may pasanin. Lumapit lamang kayo sa akin. Ibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang kapahingahang binibigay ng Diyos na nagkatawang tao ay may himala, may kaligtasan, may kagalingan sa sakit karamdaman, may kalayaan sa kahirapan ng buhay, may taglay na kasaganaan na tagumpay at kapayapaan ng buhay. Oh, sino man ang lumalapit sa Kanya, hindi niya itataboy. Sa oras na ito, habang tayo nakayukot, nakapikit, tayo pa'y lalapit kay Jesus. Let us resurrender our life to Jesus. Na nag-uusap kami ni Brother Mike ng 4 oras, na ipakita niya sa akin, si President-elect Rudy Duterte pala ay pumunta sa kanyang office at naipag-pray niya. 10 araw bago maghalalan, niloob ng Diyos sa isang maliit na kwarto, sa isang kwarto, sa isang hotel sa Makati. Unexpectedly, niloob ng Diyos na ipag-pray ko rin the Presidentiable Rudy Duterte and Vice Presidentiable Alan Cayetano. At katulad ng oras na ito, matapos ko magpaliwanag sa kanya ng salita ng Diyos, siya yumuko, nakapikit. Sabi ko, seryoso ba na tinatanggap ninyo si Jesus bilang tunay na tagapagligtas, Panginoon at Diyos ng inyong buhay? Yes, Brother Eddie. Kung sinusuko natin ang ating buhay sa Kanya, ipakita natin sa Diyos na sinusurrender natin ang ating buhay sa Kanya. Sabi ni Jesus, hindi ko kayo ikinahiya sa krus ng Kalbaryo. Ang magmakahiya sa akin sa harap ng mga tao, ikahiya ko rin sa harap ng aking Ama pagdating ng araw ng paghuhukom. Habang tayong lahat ay nakayukot, nakapikit, itaas natin lahat ang ating kamay sa langit, symbolizing we are surrendering our life to Jesus. At nalaman ko po na si Presidentiable Rudy Duterte kasama si Vice Presidentiable Alan Cayetano at lahat ng naroon, kasama sila General June Esperon, ay tinaas ang kamay sa langit, nakayukot, nakapikit, at sumunod sa panalangin pagtanggap kay Jesus. Sapagkat sinabi ng John 1:12, but as many as received Jesus, to them gave He the right to become children of God. Ang tumatanggap lamang kay Jesus na bugtong na anak ng Diyos, ang pinagkakalooban ng karapatang maging anak ng Diyos, bibigyan ng immigration paper or adoption paper, bibigyan ng citizenship of heaven. The right to become children of God. Sumunod kayo sa maikling panalangin ito.
Hindi relihiyon ang aking pinapatanggap sa inyo, kundi si Jesus. Sumunod po ang lahat, Panginoong Jesus. Ako po'y sumasampalataya sa iyo. Ako'y naniniwala, bugtong na anak ka ng buhay na Diyos, na nagkatawang tao, namatay sa krus ng Kalbaryo dahil sa aming mga kasalanan, nabuhay kang maguli at bumalik sa langit. Panginoong Jesus, patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga kasalanan, na mana at nagawang kasalanan. Linisin mo ako ng banal mong dugo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Pumasok ka sa aking puso. Tinatanggap kitang tunay bilang tagapagligtas, bilang Panginoon, at bilang Diyos ng aking buhay. Puspusin mo ako ng iyong Espiritu Santo. Maranasan ko ang Pentecost power of the Holy Spirit. Tulungan mo akong mabuhay mula ngayon sa gitna lamang ng iyong kalooban. Minamahal din kita, Panginoong Jesus. Makimaglilingkod sa iyo ng may katapatan. Babaan niyo na po ang mga kamay. Kung kayo may sakit, ipatong ang isang kamay niyo sa bahagi ng katawan niyong may sakit as point of contact. Kung meron kayo ibang problema sa pananalapi o problema sa magulang, sa asawa, sa kapatid, sa anak, sa pamilya, o anumang problema sa gobyerno, sa husgado, anumang klaseng problema, itaas lang ang isang kamay, symbolizing you are calling unto the name of the Lord. Sabi ng Romans 10:13, whosoever shall call unto the name of the Lord shall be saved. Sino man tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay naliligtas, gumagaling, tumatanggap ng himala at pagpapala. Magwawakas po ako sa isang maikling pastoral prayer. Panginoon, salamat sa di mabilang na mga lalaki at babaeng ito, Panginoon, na dinala mo sa lugar na ito. Salamat sa pagmamahal mo sa kanila na aking ibinahagi. Panginoong Diyos, buksan mong lahat ang bintana ng kalangitan. Iyunat mong yung makapangyarihang kamay, mapagpagaling na kamay, mapagpalang kamay. Iyunat mong mahaba mong kamay sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Patungan mo ng iyong mapagpala, mapaghimalang kamay ang bawat lalaki at babaeng narito, Panginoon. Maging ang sumusubaybay sa television program na ito, abutin mo, Panginoon. You are not limited by distance, space, and even time. Padaluin mo sa kanilang surging resurrection power of Jesus, the same Spirit that raised up Jesus from the dead. Padaluin mo sa kanilang kapangyarihan ng banal na Espiritu na bumuhay kay Jesucristo mula sa mga patay. Quicken their spirit, soul, and body in Jesus' name. Sa makapangyarihan ang pangalan ni Jesus, Panginoon, pagalingin mo. Bigyan mo ng kumpletong kagalingan ng Espiritu at kaluluwa at katawan ng bawat isa, Panginoon. Padaluin mo ang lahat ng benepisyo ng krus ng Kalbaryo. Alisin mo ang sakit karamdaman sa kanikadalang katawan. Ang kabigatan ng problema, Panginoon, na pasampasan nila ay alisin mo. Inuutusan namin ang bundok ng problema sa kanikadalang buhay. Magsilaya sa pangalan ng Panginoong Jesus. At magsipunta sa gitna ng dagat, sabi mo sa iyong salita. In the name of Jesus, mga bundok ng problema, sakit karamdaman, kahirapan ng buhay, anuman ang problema sa pamilya, magulang, kapatid, anak, asawa, o anumang problema sa kabuhayan, sa hanap buhay, sa negosyo, mga bundok ng problema, lumuhod kayo sa makapangyarihang pangalan ni Kristo Jesus. Ginagapos namin kayo ng banal at makapangyarihang dugo ng Panginoong Jesus na dumalay sa krus ng Kalbaryo. Magsilayas kayo at pumunta sa gitna ng dagat. Palayain ninyo ang mga anak ng Diyos. Satanas at mga demonyo, lumayas kayo sa mga anak ng Diyos. Wala kayong karapatan. Ang mga lalaki at babaeng ito'y binili ng dugo, ng banal na dugo ng Panginoong Jesus. Pinawawalan ko sa inyo ngayon ang kapangyarihan ng Diyos. Tanggapin ninyo ang anointing power of the Holy Spirit. Receive, receive, receive the Pentecost power of the Holy Spirit. Receive, receive, receive. Tanggapin ninyo ang kapangyarihan ng Diyos ng banal na Espiritu. Taglay, taglay ang kaligtasan. Taglay ang himala ng kagalingan. Himala ng kagalingan. Dumadaloy sa inyong katawan mula ulo, sa likuran, batok, dibdib. At maging ang inyong prostate, ang inyong colon, ang inyong liver and kidneys, pancreas,
Lahat ng sakit karamdaman sa bawat bahagi ng katawan, inaalis ng kapangyarihan ng banal na Espiritu sapagkat sa mga latay ni Yeso Kristo kayo tumanggap na ng kagalingan. Hallelujah! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Yes! Sabihin nyo, sakit karamdaman, lumayas ka sa aking katawan. Sa pangalan ni Yesus, ginagapos kita ng makapangyarihang banal na dugo ng Panginoong Yesus. Lumayas ka. Ako'y malaya na. Sabihin nyo, ako'y malaya na. Ako'y matagumpay na. Sa latay ni Yeso Kristo, ako'y gumaling na. Tinanggap ko na ang himala ng kagalingan. Tinanggap ko na ang kalayaan sa mga utang at kahirapan ng buhay. Tinanggap ko na kalusugang pangkaluluwa, kalusugang pangkatawan, kalusugang pangispirito, kalusugang pangkabuhayan. Sabi niyo, salamat Panginoong Jesus. Salamat banal na Espiritu. Salamat Amang Diyos. Maraming salamat. El Shaddai, the Almighty God, thank you for all heavenly blessings. Hallelujah! Praise the Lord! Panginoon, patuloy mong pagpalain ang ministry ng El Shaddai na pinagkatiwala mo sa aming ginagalang at minamahal na kapatid, Brother Mike Velarde, at sa kanilang pamilya. Bless them all with the love of Christ and with the power of the Holy Spirit. And your name be glorified. Mapurihan ang iyong pangalan, Panginoon. Salamat sa ministeryong ito. We praise you, Lord. Give back to you all the glory. In Jesus' name, and everybody agree and say, Amen, Amen, Amen.